everyone! Kumusta na naman po kayo? Ayan, dito na naman po kami magmumukbang challenge ni Popsy Cubs! Kasi guys, nagluto po ako ng pork ribs at saka meron po kaming pesto pasta. Meron kaming pinya. Pinya guys, tapos meron kaming bilo-bilo to. Tapos orange, tapos meron kaming nakaikot na ano dito, orange. Tapos mayroon kaming baboy sa loob. Pork to pork. Para hindi makalabas yung baboy sa labas kasi kailangan ma... Tulad ng mga ano, nung tangkal. Tangkal sa tawag dito. Kita kainin ng ano, nung kainin namin kayo para yung tangkal. Tapos ito ano pahawin ko na? Dipping sauce. Dipping sauce po yan sa aming salad. Kasi nga, hindi ko po siya ano, may dipping salad. So, dito lang ko ito nang kain guys sa Pilipinas. Wala talaga kumain ito. Yung kinakain ng ano to, hindi ko to alam dati. Down-down ito. Yeah. So, ito, meron aragula po ito. Pero masarap po siya, guys. Aragula. At saka, lettuce. Ayan. Yun, simpleng ano, salad lang po kami yung ginawa po namin ngayon. Ayan. Okay, guys. Tara na. Kainan na tayo, guys. Kainan na. Mas tingnan natin kung sino yung mas magaling kumain ngayon. Ito na, guys. Ito na. Ito, guys. Ito na. Wow. Ito, guys. Wow! Nag-uumpisa na siya, akala mo ah. Sarap. Mag-uumpisa na rin ako guys, kasi naunahan na niya ako eh. Tignan na natin to. Wow! Ayan. Ayan. Wala yung yung buto sa laman. Ayan. Binake ko na naman po ito guys ng 2 oras lang. Ayan. Ito guys, hindi ito masyado mataba kasi yung mga taba niya nalaglag sa ano, nalaglag na sa ilalim. Ayan, see that? Ayan, nalaglag na sa ilalim, di ba? Nadrain na yung taba niya. Kaya ang nakatira ito, laman. Laman na lang ito. Grabe. Ayan. Itong pasta, tikman mo kayong pasta kung masarap. Ito guys, ang... Hasta! Ang sarap! Itrain nyo ito guys, magluto lang ito ng ano, pork rib. Dip natin yung ating salad dyan. Kahit ang daming kainin nyo ito, hindi kasi hindi kayo madali maano ma-umay kasi hindi na siya masyado mataba. So, grabe kalambot siya kayo, grabe kalambot. Nga ito? Yan nyo. Yan. Grabe yung ano yan, ang napakalambot yan, no? Grabe. Itong aragula guys, masarap itong aragula. Ayan. Kainin po natin yan together with the lettuce. I-dip po natin ito sa ating dipping sauce. Grabe. At saka yung sauce nito guys, napakasarap. Ito. Sa Pilipinas, bihon lang kinakain ko dito, lumalaki. Ipatunan ko lang. Ano yung trabaho mo dati nung bago tayo magkakilala? Ano yung trabaho mo dati? Dati nag-ano ako guys, nag una kaming kilala nung nag kung sa naalala ko, nag-ano ko yata ako sa gasoline station yata ako. Gasoline boy.
gasoline po yung car. Tapos ang nangyari guys, ano? Silipin magkadikit yung ano, yung crudo at saka gasolina dyan. Uh-huh. Dito lang dito sa atin, talagang kung gasolina, gasolina lang. Uh-huh. Dito sa atin sa Pilipinas guys, magkadikit yung gasolina at saka yung crudo uh-huh. Na pump. Uh-huh. Ang nangyari, may nagpagas ng motor. Nang ng motor tapos yung nakuha kong nozzle yung sa crudo. So yung natugong ko sa motor crudo. Mm. Ang napansin ko pero hindi naman marami siguro na sa 1 liter pa lang. So ano nangyari? Yun, nalaman. So terminate ako doon. Oh. Na-fired out ako. Fired out siya. Tapos kainin ko muna to, guys. After that. So, pinare out ka, saan ka naghanap ng trabaho? Tara pa ako naghanap ng trabaho. Mm-hmm. Dawi. Nung ilang buwan? Siguro, dalawang buwan pa siguro. Okay. So, survival ka doon sa city? Mm-hmm. Okay. Kasi, ilang taon ka pumunta ng city? Oh. 21 o 22. Mm-hmm. Mga ganyan. So, talagang survival ka doon? Yeah. Okay. Walang-wala ko na yung punta ko sa city. Mm-hmm. Grabe. Tapos? Pagkatapos noon, nag-apply ako sa ano sa ibang-iba. Nag-apply ako sa Manor Hotel. Mm-hmm. Hotel sa atin sa Pilipinas. Yung mm-hmm. Sarabia Hotel. Yeah. Natanggap ako guys. Anong year? 1998. Mm-hmm. Yeah, 1997. 1997, okay. Tapos? May yun eh. May yata yun. May 1997. Tapos? May 1997. Tapos? Ayan, 98. Hmm. Tanggap ako guys, kaso lang, problema, may uniform. Mabayad siya yung uniform. Mm-hmm. Ay, sabi ko, wala to kasi wala akong kwarta eh. Wala akong pira eh. Sabi ko, dadaan niya ako sa isa. Kasi mayroon pa akong biodata ng pira. Mm-hmm. Na time yun. Lukas na doon dito, okay. Nang dumaan ako sa isa, no, may hiring. Pero wala akong diploma guys, ha? Mm-hmm. Wala akong talang diploma. Dapat anong natapos mo? Graduate ako ng high school, pero ang problema, summer graduate pa ako. So hindi ko nakuha yung ano. Mm. Yung mga papel ko nga. Okay. Nang pumunta ako sa city. Mhm. Hmm? Kain muna ako. Mhm. Ano po? Natanggap ka. Natanggap ako. Good job. Ah, that's good. I think natanggap ako. 6 months ako doon. 6 months ka? Mhm. So na-assign ka saan ka na-assign? Ano ako sa casserole ako, yung kit ano ng kainan. Mm. Food court. Mm. Mm-hmm. Panay nakaw doon, panay nakaw pagkain niya. Panay nakaw ko niya yung pagkain niya sa ano. Mm. Mm. Tapos? Hindi man nakaw. Mm. Siyempre yung mga tira-tira. Kaya pero bawal kainin yun, di ba? Mm-hmm. Alam mo naman guys, siyempre, dami na tira ng customer, siyempre kita mo naman customer yung maganda, mm-hmm. guwapo, malulang sakit siguro yun. Kinakain namin. Siyempre, gutom kayo, siyempre. Ano. No choice survival na eh. Hindi naman yung ginagawa lang namin yun, lahat naman yung magawa ng ganyan. Mm-hmm. After 6 months, nag-alpire niya ako si security guard doon din sa mall na yan. Mm-hmm. Same year. Pagkatapos ko ng security guard, doon ako hinanapan ng diploma. Mm. Kasi may training. Mm. Yan. Okay. Doon, nagawa ko ng paraan na makakuha ko ng diploma ko. Mm. Dinigyan naman ako ng school. Mm-hmm. Okay. Deep natin to guys. Doon, nag-okay ako guys. Nag-security guard ako guys ng ano, almost siguro 4 years. Hmm. Yan. Tapos naging assistant head guard ako. Uh-huh. Tapos nang umalis ng head guard namin, naging head guard din ako. Hmm. Yeah. Kasi gusto rin na siyempre mabaitin tayo. Tapos yung manager, okay rin sa kanila. So, at siya napakabait yung manager namin sa Isano rin. Saan ko? Isano ka? Isano Bangko. Guys, ano buwan ko guys nasa Iloilo? Katrabaho ko guys, almost 13 years guys sa Gisano. 13 years, imagine security guard. Mm-hmm. 13 years yun. Yeah. Ganun ako katibay sa pagdating sa gwardiya ko doon sa Gisano. Isang ano lang yun, isang kampani lang yun. Mm-hmm. And after that, siyempre,
yun, dito na siya ba siya sa Canada. May anak na rin kami doon sa Pilipinas kasi ako rin nag-ano ng anak namin sa sinanay. Nag-alaga. Nag-alaga. Yun, nakapunta ako dito. Kawalan pa rin. Ito na. Kumakain na ng ribs ng baboy. Ating kumakain ako ng ribs pero yung ano lang. Yung wala nang laman ng ribs. Ribless. Meatless pala, meatless. Saka hindi ka subukan ko guys, makakain natin. Mga itong luto. Kasi wala naman tayong gamit doon eh. Mahirap lang naman tayo. Kasi siya ay siguro sa pinakamahirap. Ako siguro pinakamahirap. No, kami yung pinakamahirap. Ako. Kami yung pinakamahirap. No, ako po yung napakahirap ko eh. No, ako kami yung pinakamahirap. Kamahirap daw siya, pero kami mahirap din. Lahat ng trabaho, wala makatalos trabaho. Sa Pilipinas pa ako. Kasi nagkakarga tapas ako eh. Mga ganyan. So, ako naman guys. 1998, pumunta po ako sa city. And then, akala ko magtrabaho lang ako doon ng ng sales girl sa Gaisano. Nag 6 months pala ako sa Gaisano and after that, finish contract ako. And then, ngayon, may hiring sa SM City. Na-hire po ako, pero high school graduate lang po ako that time, guys. Yung mga kalaban ko is lahat. College graduate, university graduate, alam mo naman po sa atin dyan, diba? Yun. Pero hindi talaga ako hindi ako sumuko. Natanggap po ako bilang sales demo po doon sa Toy Kingdom. Yun. Nagiging renewal kami, regular contractual, parang ganun. And then, so, high school graduate lang ako. Pinaaral ako ulit ng aking ate. Hindi na ako nag-alinlangan. Nag-aral po ako ng 2 taon lang talaga. Para at least mabilis yung pag-ahon namin sa hirap. Pagkatapos na pagkatapos ko, ayun, after 2 years, andito na po ako. Din na po ako ng Panginoon dito sa Canada. Naiwan po sila doon ng almost 5 years sa Pilipinas. Ayan. Yun. Yun po. Kaya tayo guys, huwag tayong sumuko. Kahit anong hirap sa buhay. Masaya naman talaga sa Pilipinas guys eh. Hindi ko pagpapalit yung Pilipinas sa dito. Masarap, masaya doon sa Pilipinas. Kaso lang binigyan tayo ng Panginoon ng tawag na pagkataon na makapag-ipon kung paano kung paano tayo makaipon at saka makabalik sa ating dutang na tawag na tinatawag. Dutang na binilangan. Hindi naman ko inano ang ibang mga OFW dito sa Canada. Kaso lang siyempre iba-iba tayong ano eh, iba-iba tayong isip eh. So, abangan nyo din guys. Uwi kami ng Pilipinas. Mag-for good po kami guys. You have to for good here or for good there? Wala pang ano ng Panginoon. Talaga, yun talaga yung ano yun sa amin. Kasi hindi natin masabi kayo kasi napaplano pa lang. Hindi. Medyo bata pa kami. Hindi naman nang sabi paano nang ipahinoon ang isip natin, parang ganun. Sana. Ayun. Okay lang, ganun. Ayan. Alam mo naman ang Panginoon, isang parang ganun lang. Iikot na yung buhay mo. Yeah. One click lang kung baga. True. Kaya sa tayo guys, tayo magwala ng pag-asa. Makita to ng mga pamilya ko sa amin. Talagang sasabihin nila talaga yung buhay ko ganyan.
At saka sa mga classmate ko, makita na talaga kung ano ako kahirap dati. Mula na nga elementary ako. Nag-aaral ako lang minsan man walang chinelas. Grabe. Talagang ano. Tapos nahiya pa ako guys magkain kasi alam niyo kung bakit saan ako makain. Sa ibabaw ng Indian Mingo. Nahiya ako kasi wala kang ulam. Minsan may ulam pa isang pirasong daing. Bulad. Okay. Enjoy na enjoy na ko yan. May bagon ako ng ulam ganyan. Siyempre ah. Yung bauna namin yung saging. Ubos-ubos lang kahit isang piraso lang yung ugang balon ko. Ubos ko yung kain. Yeah. At least kayo may mababaon na. Siyempre yung kasama mo kumakain ng karne norte. Talagang, iwan ko ba? Talag, ako lang yata talaga sa school naman na kahit kapit bahay namin, siyempre may meron sila eh. Kami lang talaga pinakamahirap dati sa, iwan ko bakit ganun. Pero ngayon, malaki naman yung inyano binalik ng Panginoon sa buhay ko. Kasi alam nyo guys, mula nang na ano ako ng isip, kumbaga hindi ko na hindi ako na nakalimot sa Panginoon na mag-pray gabi-gabi. Yeah. You know, yung Panginoon po ay laging nakikinig po sa atin kahit saan man tayo basta tatawag lang. I know naman nga makasalanan tayo, no? Wala naman tao hindi makasalanan, di ba? So anong nung unang dating mo rito sa Canada, ano yung naranasan mo? Ano ay, yung feeling mo? Parang uwi na ako ng pag-uugahan, guys. Grabe. Wala kang malalapitan dito. Dito ka, Canada? Wala kang malapitan. Kapit-kapit bahay mo, wala pa kailan sa'yo. Yan. Yeah. So, ganun dito kahirap pagdating sa community, pagdating sa mga tao. Kasi, hi! Ganun lang. That's it. Alis. Kasi guys, hindi ko, hindi ko marunong ma-English talaga dahil totoo yan. Napapansin niyo sa vlog, sa ano ko, sa LS ko? Ganun talaga ako, akala niyo nabibiro lang ako. Ganun talaga ako, pero hindi ko yan kinakahiya. Hindi ko yan kinakahiya. Kasi kahit ganito lang ako, nakaabot ako dito. Mm. Hindi ko yan kinakahiya. Yeah. Mali-mali man yung English, pero hindi ko lang kinakahiya. Mm-hmm. So, umiyak ka ba nung unang dating mo rito? Ay, sobra. Sobra guys. Ano yung kapiramdam mo? Ano yung kapiramdam mo? Siguro kung wala lang ako anak, uwi talaga ako na tayo. Kasi, maganda talaga guys yung ano niya. Kahit mura lang po yung sahod niya dati, pero hindi po siya pressure sa trabaho niya. Very ano. At saka 24/7. Mm-hmm. Yeah, very hardworking po siya. Araw gabi? Back home. Tapos naranasan ko rin dito, dalawang taon. Dito naranasan ko rin yan, ano, na umabot ako ng 16 hours a day. Mm-hmm. Totoo po yan guys. Dalawang taon, tiniis ko yun. Yeah. Kaya gusto ko, kasi gusto kong umuwi. Naka-uwi talaga ako. Sabi ko na ako talaga maka-uwi ito, hindi ako nag-ano. Kasi bago ako umalis dito guys, kailangan may naiwan ako sa bahay na ano. Yeah. Na pangdagdag na pangbayad. Mortgage. Mortgage po namin sa bahay. Kaya, sinagad kong dalawang taon na yan na trabaho. Mm. Panggabi. Kaya na naman. Kawa ang panyo. Mm-hmm. Kahit ngayon, kaya ko naman. Pero kasi naman, simple. Ahanin pa natin yung maraming pira. Hindi naman natin ano. Yung ano, tsakto-tsakto lang. Yeah. Slow down ako. Ito na lang ibigay sa atin ng Panginoon yan. Okay na tayo kasi nakain naman tayo. Kumpleto naman tayo. Kung anong mayroon dyan sa may mga kwarta, mayroon naman tayo. Parang ganyan lang. Hindi naman tayo may haman. O at least kung gusto mong kumain, kain ka lang gusto mo. Simpleng buhay. No? Right. Hindi na tayo magbalak na mabili pa tayo ng aeroplano eh. Dagali, ubos na ang aking red. Tikman naman natin yung linuto niyang ano guys, ng bilo-bilo. Ito guys, oh, bilo-bilo to guys. Oh. Alam mo guys, mahal to sa atin. Yan. Mm. Mahal to pag nagbinta. Mm. Dati si Manang nababinta sa store. Mm. 10. Mm. 15 or 15. Mm. Mga ganitong karami lang.
Uwi na tayo sa Pilipinas, magbebenta na tayo niyan. Magalito karami lang guys, 15. Pero iwan ko ngayon, baka 20 na to. Nako. Uwi kami sa Pilipinas guys, magbebenta na kami ng bilo-bilo. Magbebenta ng pandesal, ng Spanish red. Yan, magbebenta na po kami doon. So excited guys. Ang ganda kasi hindi masyadong malamig, matamis. Sarap yun. Kasi busog na busog kasi daw. So guys, I hope na na-enjoy nyo naman po ang aming kwentuhan ni Popsy Cubs. Salamat, maraming salamat thank na naman po. Thank you so much po. Guys. Ayan. Thank you so much sa inyong lahat. Guys, thank you so much for watching. Bye-bye.